Rebre, na natanggap kong sumbong mo ng anak mo'y na-detain dahil sa curfew raw noong 23 ng Marso, alas 8 ng gabi, inabutan yung anak mo at kaya naka-detain pa rin sa Station 5 sa May Fairview sa Quezon City. Totoo ba to? Yes po. Ano daw ang dahilan maliban dun sa curfew? Ba't siya kinulong? Parang disobedience po yung kinaso po sa kanila. Disobedience, disrespectful to the authority. Parang ganyan. Okay. Yes po. Ilan taon ang anak mo, Lorena? Isang 23 years old po, saka isa pong mag-18 ngayong November. Alright. Pitong araw na, sila ba'y inaresto? Hinarap ba sila sa piskalya para sila'y makapagpiyansa dahil sila'y inaresto? Hindi po. So, lumalabas, kinulong lang sila hanggang ngayon? Opo. Pinuntahan ba ng mister mo yung mga anak mong dalawa na nahuli sa curfew? Opo. Okay, anong sinabi ng mga police sa Station 5 sa May Fairview? Ang sabi po daw po sa kanya, umuwi na lang daw po siya at magdala daw po ng pagkain dahil wala daw pong pagkain doon sa police station at huwag daw pong makulit. Okay, sabi doon sa mister mo yung tatay ng mga bata. Opo, opo. Kilala mo ba kung sino yung sarhento raw or sino yung sarhento de mesa nagsabing huwag makulit doon sa mister mo kaya pinauuwi para madala ng pagkain? Hindi po. Alright, sige. Ang pinagkakatakahan ko dahil 7 araw na, labis na yung pagkakulungan. Kung yan ay curfew violation, inoorient lang tapos pinauuwi. Hindi kaya ito inaresto sa ibang pagkakasala na maaring medyo hindi doon sa curfew violation? Ako'y naniniguro bago kita itulungan para maintindihan natin dito. Baka may mga kasong iba itong kinasangkutan yung dalawa mong anak doon sa kung bakit sila nahuli. Ano pa raw ang kaso? Wala po, sir. Wala po talaga. Yun, bukod tanging curfew lang po. Alright. Dahil ang dala lang po na bag ng anak ko, ang laman po ay cotton buds lang. Pero walang o droga or ipinagbabawal na gamot? Wala po. Hindi po sila gumagamit ng ganyan. Dahil mga bata pa po yung mga yan, sir. Okay. So, paano sila nakakakain sa kulungan? Araw-araw kayo nagdadala ng pagkain? Ano po, may contact po yung papa po nila doon na tindahan daw po, tinatawagan lang po niya para po mabigyan po ng pagkain po yung mga bata. So ngayon, hanggang kasalukuyan, nakakulong pa rin sila? Opo. Dapat kasi yan, binabasahan yan ang sinasabing Miranda rights nila, inaaresto sa pagkakasala na anuman yung krimen, pero dito ay curfew violation lang, hinuli sila dapat. The next day, sineminar lang in Orient, pinauwi dapat. May mga barangay bang kasama roon ang pag nung hinuli yung mga anak mo? Kasi ito'y trabaho rin ng barangay. Saan ba sila nahuli? Sa may checkpoint? Saan? Sa may Kaligayahan po. Ano bang ginagawa ng mga anak mo? Bakit alas 8:30 na ang nakauwi? Yung po kasing 23 years old ko po kasing anak, may trabaho po yun. Ngayon kumuha po siya ng payout po sa pinaka-boss po nila. Tapos nung pauwi na po sila, dun po sila, dahil wala pong masakyan, dun po sila hinuli ng barangay. Tapos tinurn over na daw po sa police station. Okay. Sila ba'y riding in tandem? Nagmumotor? Yung mga anak ko. Oo. Yung mga anak ko po. Oo. Hindi po, naglalakad lang po sila. Oh, naglalakad lang. Okay, so. Opo, wala po silang dalang sa pakyan. Hindi na ninyo nadala yung mga anak ninyo hanggang ngayon, nakakulong pa rin sa presinto si Iko. Opo. Hanggang ngayon po, hindi pa po namin sila nasisilip. Maski po yung papa po nila na pumupunta doon, hindi po sila nasilip. Alright. So gusto mo lang malaman kung bakit ganyan, na parang dapat inaresto sila, hinarap sila sa piskal para makapagpiyansa kayo. Opo. So hindi kayo sinabihan na magpiyansa? Hindi po. So ngayon, ang gusto mo mangyari ay mailabas ng anak mo dahil sa curfew violation na isang linggo na, tama? Opo, alright, opo, so ganito ang gagawin natin. Bagamat ako'y nasa bahay lang, tuloy pa rin yung pambansang sumbungan dahil sabi na ako minsan may panlalabis. O kuminsan, medyo mali ilang implementasyon ng mga kinaukulan o mga otoridad tulad ng police na tinurn over sa barangay. Sigurado ka na curfew violation lang, walang ibang kasong isinampa rito laban sa kanila ng barangay? Wala? Opo, sir. Alright, sir. Wala. Nanunumpa po ako, sir. Curfew lamang po. Alright, sige. Ganito. Ipasisilip namin ngayon dyan sa Station 5 at tatawag kami para malaman natin kung anong sitwasyon ng mga anak mo dyan, ha? Okay? Salamat po, sir. Tatawagan ka. Marami pong salamat. Sige, tatawagan ka namin pagkatapos nito, okay?
Nasa bahay tayo ngayon, Lunes na, nakapagtataka itong reklamo ni Aling Lorena Asuncion. Dalawang anak niya, 21, nagtatrabaho at kasamang magde-18. Kumuha lang ng payout doon sa sinatrabahuan ng 20. Inabot sila ng curfew ng 8:30 pa uwi. Hinaresto sila ng barangay to turn over sa mga polis. Sinasabi, disrespectful to the authority, resisting arrest, kaya sila'y kinulong. At hanggang ngayon, abay, masyadong matagal na yan ah. Ang dapat kasi pag ika'y hinuli, ika'y para sa curfew, isa seminar, pauwiin ka rin. Pero dito, illegal detention na to, mas hindi na bagay to, hindi na siguro tama to. Siniguro natin na walang ibang kaso ni sinampa. Hindi tayo tagdag sa problema, hindi tayo nagsisino rito. Ibang atake ngayon ng bitag pambansang sumbungan. Yung pagpapatupad ng mga utos sa itaas, particular dito sa enhanced community quarantine, ay dapat kinakailang tugma at tama. Hindi ko rin maintindihan kung bakit binisita ng tatay sinasabi huwag ka makulit. Dalhan mo lang ng pagkain. So, hindi na sila naging makulit. Bagkus, ipinaabot na sa atin Lunes na ngayon. At 30 na. Nakadetain pa yung dalawa. So, tatawagan natin dito yung mga opisyal para makaabot doon. Pagdating dito sa in charge ng COVID, ay susubukan natin si General Eliasar. Hello, General. Okay. Ako'y napatawag sa inyo, General, kasi nagpa-public service pa rin kami online. At ito'y para sa PTV4, laging handa. Now, which we would show 8 to 9 in the morning every day sa PTV4. Oh, so, okay, okay. Baka pwede niyong ma-check, sir, kasi inilapit sa amin ang isang magulang ng kanilang anak na huli sa curfew violation ng March 23, 8:30 p.m. sa May Fairview. Tinurn over ng mga taga-barangay kung saan sila nahuli dahil violation ng curfew. Ang sabi naman ng nanay, yung 23 years old na anak na lalaki, kinuha lang yung sweldo doon sa kanyang pinagtatrabahuan, inaabot ng curfew, kasama yung 17 years old na kapatid, naglalakad. Ngayon, nakadetain sila sa Station 5 sa May Fairview. Up to now, nakadetain pa rin sila. Nag-aalala lang magulang kung ano daw ang violation kasi pumunta yung tatay, sabi daw sa station, huwag na makulit, magdala lang ng pagkain. So, nag-contact daw lang sila ng malapit na tindahan para dalhan ng pagkain. Sir, ano ba talaga pag nahuli sa curfew violation? I mean, bakit ganun kadagal na parang 30 na tayo ngayon, hindi pa naka-release at para sa station, at tinatawagan Medyo, ng... alamin muna natin. Sige, pa-text na lang dito, Ben, ng details. Yes. Pangalan. Okay. Mm-hmm. Oo, at saka yung petsa nung sila ay nasita. Oo. Okay. Para mapa natin to. Mapa-action na natin to sa QCPD kaagad. Okay, sige, sige. Thank you, ha? Thank you. Sige, pag-isabi na lang sa caller na kwan, okay. Action na natin to. At kapawa right. Naman. Alright, sige, sir. Thank you, thank you. Okay, Ben. Okay. Sige, sige, okay. Hindi lang itong si spokesperson ng PNP, si Colonel or General Banak. Sinisiguro natin na nag-respond na rin si QCPD Director na nasa conference lang sila, command conference, kasi busy nga ngayon mga pulis natin. Nag-iwan na rin tayo ng mensahe kay General Eliasar na nakakatulong to pagdating dito. Kung simpleng violation lang to, dapat talaga makalabas na to. So, antabayaran natin mga pagtawag nito, mga matataas na official dito sa para doon sa tugon natin doon sa kawawang magulang ng mga anak na nakadetain dahil sa curfew 7 days na. Okay, Lorena. Hello. Lorena, okay, ganito. Yep. Ano? Natawagan natin yung spokesperson ng PNP, si General Banak. At nakaabot na sa kanyang sumbong, siya mismo nagsabi, abay, may panlalabis na yan kung ganun katagal. Kaya tatawagan nila ang Station 5. Ganun din, hindi lang Station 5 ang tatawagan. Tumawag din rin ako sa QCPD Director. Sa buong Quezon City Director yan, ano? At nasa command conference pa rin kasama yung pinaka-regional director. Nag-iwan din kami ng mensahe para doon, message para kay General Eliasar. Para makita tong kaso na dok, may panlalabis at may mananagot yung mga nasa Station 5. Okay? Okay. Thank you. Maraming salamat po. Okay, Joel. Ganito. Ano ba talaga itong sumbong
ng misis mo na yung anak ninyo na si Neil at si Sinico nakapiit pa sa presinto 5 dyan sa May Fairview. Totoo ba to? Opo. Alright. Pumunta ka sa presinto nung sila'y nahuli ng 23, tama? Opo. Anong sinabi ng mga pulis sa loob? Eh, hindi ko kami dinintatin dahil quarantine daw po eh. Distancing po inaaroon nila. Alright, yung distancing po yun. Ito naman si Nico, yung 17 anos, ito ba estudyante pa? Estudyante po yan, sir. Eh. Alright, bakit sila magkasama noong mga panahong hinuli silang pareho? Bakasyon po kasi walang paso, kaya nasasama rin po sa kapatid niya. Wala naman po kasama rin, kaya naisama niya po eh. Saan pa ito papunta si Neil? Si Neil at sinabi niyang si Nico, saan ba? Kukuha ng sweldo? Nagano po ng yung boss niya na kumuha ng sahod ng gabi po. Alright. Eh, bali 7 po yun. Siguro, abutan po ng curfew, alas 8. Okay, hino. Sila nahuli. Sino nang huli sa kanila? Si yung barangay po eh, yung BSPO po eh, si ano daw po, si Malonzo Ferdinand po. Malonzo Ferdinand nahuli, ang huli. Tapos, so dinala sila dahil paglabag sa curfew. Meron pa bang ibang kasong dahilan kung bakit sila'y nahuli? Lang po yun ano sa kanila, yung curfew, saka yung paglabag ko yata doon sa kautusan ng curfew, kaya medyo nabigatan po sila. Sila ba'y in-inquest sa fiscal? Nung gabi po sir na pumunta po sila, nahuli po sila, nung umaga, nabalitaan po namin, pumunta po kami nung umaga. Eh, ang sabi naman po, na-inquest na daw po sila. Saan sila in-inquest? Sa fiscal? Opo, sa fiscal daw po, hindi ko pa naman sabi na in-inquest na daw po, kaya nakakulong na. Hindi okay. Naman daw po ikukulong, huwag ng kaso. Naka-inquest na daw po. Kung sila na-inquest, pinagpapiansa yan. Pinagpapiansa ba? May piansa po. Tumabas na po, 3,000 po ang isa. 3,000 yung isa sa bawat anak ko. Opo. Pinagpapiansa sila. Eh, 17 pa lang ba ito si Neil? 22 po yan. Yung mga 20 na po yung isang kapatid. Si Nico? 20 na rin po yan. Oh, 20 na. Alright, sige. So, 20 na. Binigyan ka ng inquest paper? Wala po. Wala pong binigay po sa amin. Paano ka magpapiansa kung wala namang inquest paper na ikay magpapiansa at sila'y na-inquest? Nga po, dumiret na po kami sa DOJ po. Nandoon na po yung papel nila, kalalabas na po kanina. Nung nag-inquest dito ng 23, nag-declare na ang Pangulo ng enhanced community quarantine that time. Hindi ho ba? At sinabi na kapag sino man lalabag sa sinasabing curfew, huhulihin talaga. At kung sino man ng mga barangay na makakita, ay gampana ng kalang trabaho, huhulihin sila. Kaya iyon ay pagpapatupad lamang ng mandato ng Pangulo. Nahuli talaga kasi merong may probable cause. Bago mag alas 8, dapat umuwi na alas 5 pa lang kasi yung iba, alas 5 pa lang, nagkukumahog na makabalik sa bahay na huwag abuti ng curfew ng alas 8. Eh, pagka-aresto sa dalawang anak niya magkasama, dapat hindi na sila minor de edad. Yung isa 20, yung isa 23. So, para sa akin, gusto kong sabihin sa'yo, may responsibilidad na sila dahil idineklara ng Pangulo, kalat na sa media, sa social media, kapag ikay nahuli, lagpas sa curfew, mahuhuli ka at masasampahan ka ng kaso, gawa nga ng sinasabing paghihigpit para maiwasan yung pagkalat ng virus. Okay? Opo. Itong problema, itong dalawang magkapatid, si Neil at saka si Nico, 24 si Neil, si Nico, 20. At yung nanay si Lorena, hindi masyado malinaw kasi magkahiwalay yung tatay at nanay at nakausap na natin yung tatay na kinabukasan pala nung nahuli ng 23-24 na inquest na. So, ito yung mga bagay na dapat siguro magiging leksyon na rin para sa iba natin mga kababayan na gusto nating tumulong, pero kung may paglabag, lalo-lalo na doon sa mandato at utos talaga na kung kinakailangan pagdating ng curfew, magsipag-uwian na tayo. So ngayon, luminaw na kasi yung nanay tsaka yung tatay magkahiwalay pala. Hindi alam talaga ng nanay na si Lorena yung totoong istorya dahil yung tatay ang pumunta ng presinto sumugod. Itong dahilan kung bakit may pambansang sumbungan. Hindi ito yung nakipagmatigasan bagkos. Ginawa rin ng mga barangay ang kalang trabaho. Pag-checkpoint, mag-alas 9 na ng gabi. Ang uusapan naman kasi, pag 8 o'clock curfew, dapat alas 5 pa lang
bumalik ka na, umabutan ka, depende sa iyong paliwanag. Leksyon to na kung maaari sumunod tayo sa gitna ng krisis ng COVID-19. Pumasok tayo sa ating tahanan, limitado ang ating mga kilos at galaw. Kaya kamalasan, wala tayong magagawa, bagkus pinaintindi lang natin sa tatay.